Ngayon mga Paps, pag-uusapan natin, fuel filter. Hello mga Paps, I'm Kuya Shane, and yun, fuel filter ang pag-uusapan natin. Ano nga ba yung possible issue if magkakaproblema na kayo sa fuel filter, and yung ano yung worst, and ano yung pwedeng prevention para hindi agad masira ang inyong fuel filter. Well, napakalaga ng fuel filter sa ating kotse, dahil ito yung nag-filter ng fuel bago pumasok sa ating injection at sa ating engine. Kumbaga, kung wala ito, there's a possibility na mabilis dumumi yung inyong engine o yung loob ng inyong engine, or worse, pwedeng magkaroon ng clog yung inyong mga injection. So, pwedeng magkaroon ng problema. So, napakahalaga nito, no? And yun, ano nga ba yung mga symptoms na mai-encounter ninyo if may problema na kayo sa fuel filter? Isa sa mga symptoms na posibleng magka-problema kayo o may problema na kayo sa fuel filter is pwede kayong magkaroon ng rough idle. So, kumbaga, pag nakatigil yung inyong kotse, eh, minsan uneven yung RPM ninyo. Kumbaga, hindi siya naka-stay. Okay, so yun, isa yun sa mga reason. Then, pwede rin kayo magkaroon ng issue sa acceleration. Pwedeng kulang yung binibigay sa inyong power. Or, kumbaga, pag inapakan ninyo yung gas, parang nag-aalangan yung inyong sasakyan. And, isa sa pinaka-symptoms na posibleng may problema kayo dito is yung tuwing morning, or for example, na tenga yung sasakyan ninyo for around siguro mga overnight. Then sa morning, pag starting nyo, hindi agad mag-i-start yung inyong sasakyan. Kumbaga, kung i-compare nyo before, sa isang click lang or a few seconds, mag-i-start yung sasakyan ninyo. There was a time na it takes pwedeng around mga 10 seconds or 5 seconds bago mag-start, pero dati mga 3 seconds lang. Isa yun sa mga indication na may problema na kayo. Yung kumbaga, pag nakatenga siya ng overnight, then sa morning, pag start ninyo, matagal siya mag-start. Pwedeng isa o dalawang click bago mag-start yung sasakyan ninyo. So, yun yung isa sa pinaka talagang symptoms na may encounter ninyo if may problema na kayo sa fuel filter. Now, on my recommendation, ideally, pinapalitan to every 100,000 kilometers. Pero, pwede nyo namang i-extend. Depende kung okay pa naman yung condition ng inyong fuel filter. Pero para sa akin, I highly recommend na around 100,000 kilometers. Medyo pag-isipan nyo nang i-replace o paghandaan nyo na siyang i-replace. Okay, ano ba yung worst na posibleng maging problema if may clog na kayong fuel filter? Okay, ang pinaka-worst dito is pwede kayong mamatayan ng makina while driving, or hindi mag-start yung inyong sasakyan. So, yun yung mga worst na posibleng problema. So, ngayon, paano nyo ba ito maaalagaan, no? Para hindi agad masira? Siguro, pinaka-recommendation ko dito para hindi kaagad mag-clog yung inyong fuel filter is magpagas kayo sa mga okay na gas station. Yun yung isa sa pinaka-highly recommend ko. Kumbaga, dun sa laging bago yung gas, and hindi rin binabaha yung gas station para walang pumapasok na posibleng mga contaminant. Okay, kasi yun, yun, for example, ito, makikita nyo, medyo green na siya, no? So, okay, so green na siya. So, actually, ito, it runs for around, I think, 150,000 kilometers. So, yun, medyo ano na siya, no? Medyo brown na. Then, yun, sa loob nito, ito pa yung isang filter niyan. Bali, ito ay for Mitsubishi Mirage. Okay, so, yan. So, commonly, yung mga fuel filter is may ganito siya. And yun, ito yung, kumbaga, yung iba natatanggal to, napapalitan lang yung mismong filter, yung iba naman, isang buo siya. So, depende sa type ng kotse ninyo, no? Pero, common is, yun, ito yung filter niya. So, yun, so, I highly recommend para magtagal yung inyong filter is magbagas kayo sa mga trusted gas station. Okay din naman sa mga, yung mga small player, no? As long na alam ninyo na malinis yung gas nila. Okay, so yun. So, ito yung fuel filter na if ever na may issue kayo, there's a big possibility na mag-hard starting yung inyong sasakyan. So, salamat sa panonood. Keep safe mga Paps.